Hello, paring Don. Yon, ay tuturo ko sa inyo. Beer. What you doing here? We have ice. Bagay na bagay sa beer. Itch worms. Naituro ko na yung chords, di ba? Matagal na panahon na. Ngayon, pagkasamahin ko na yung turo ko, yung chords, i-refresh natin yung chord. At meron akong mga dagdag pa. Meron akong slight modification. Ewan ko kung bakit nagkaganon yung aking tenga. Itong video na ito, kompleto na ito. Chords at meron nung lead guitar. Yun nga, yung intro, gitna, yung pinakang lead sa gitna, di ba? Yung ad-lib sa gitna. This is the ultimate beer tutorial. Umpisahan na natin, mahaba-haba ito. Siyempre, ang uumpisahan natin ay yung introng lead. Yung chords, nakita nyo na kanina sa screen, so yun ang chords ng intro. At yun din ang magiging outro natin. Mamaya na natin problemahin yan. Okay, intro. Ito yung tablature sa D string. 7, tapos 7 hammer 9. So, 7 fret. Okay, 7 9 hammer. Yon. And then susunod, G string, the third string, 7, tapos punta ng 9. I-slide sa 11. Yun, ang ibig sabihin nun. Okay? And then, ang susunod, 9, hammer, 10. Naka 9 ka, hammer, 10. Yon. And then susunod, 9 sa third string. And then susunod, 10, slide, 12, second string. Sorry. Yon. Sunod na tayo. Dito na. 9, hammer, 10. Yung kanina. Parang yung kanina. Yon. Ganun lang. And then, third string. 7. Parang yung kanina lang din. 7, 9, to 11. And then, ito na yung nabago na. Ting, ting, nini. Ayan. Itong may 12. Ito naman pag-aralan natin. Hanggang sa dulo. 12, 12. Second string. 12, 12. And then, third string. 12, 12. And then, 9, 8. And then 11. And then 10, 12, second string. And then third string 12. And then second string 10, hammer 10, 12. And then 10, slide 9. Yeah. So, pag susunod-sunodin natin yung part na yun, itong part na ito, sunod-sunod. Lagyan natin ang rhythm. Rhythm guitar. Okay? Alright! So, slide, diba? Pwede rin huwag na slide. Diba? Bahala na kayo. Ah, dito sa ano, verse part, diba? Nais ko, na. Ito, ituturo ko. Yan. Paano yan? Ito na yung tablature. So, A minor muna. Nais ko, na. And then, tablature na tayo. 9 slide to 10. So, mula sa 9 ng, ano, 4th string. Yan, ganun lang. Tapos, yung 3rd string daw, 9. Edi yun din. Yung edi dito. Okay? Bahala na kayo kung anong daliri. Pwedeng middle, pwedeng hindi middle, pwedeng hintuturo. And then, itong nakikita nyo to, umislide daw yung parehong 11 sa second string, third string. Umislide sa 12. So, magkatabi lang. So, ganun lang. Ito. Yun. Islide mo lang. And then, ipupwesto mo itong 10-11, yung second string 10, third string 11. Ito yon yung third, ito yon dalawang yon. So, sabay. So, pagka ganun, di ba? Ganun ang mangyayari. Kung hindi nyo na-gets, pwede namang huwag nyo giyahin yung mga slide. Pwede nyo tatanggalin nyo na itong 11-11, mawawala na 12 na lang. So, ganun na lang. Pwede naman ganun, pagka nahihirapan kayo. Okay? Okay. So, susunod doon yung G. G na chord. And then, ang susunod mo, yun, paano yun? Ito yun. Slide mo raw,
second string 9, third string 10, i-slide mo sa katabi. And then, itong 4th string sa 12. And then, 9, 4th string pa rin. And then, 10 ang 3rd string. Pwedeng, ayan, nakita nyo, pwedeng pag-isama mo na rin yung 9 na 4th string. Okay? Yun. Pwedeng ganun, ang option. It's either 10 lang, or sabay. Okay? Pwede nga isama nyo rin ito eh. Itong 2nd string 10th fret, okay lang din yan. Okay? So, yun ang mangyayari. Okay? Okay, hindi strum-strum, pwede rin. Okay, ganun. Yun ang sa verse. Ano pa, ituturo ko sa inyong mga kalikot dito. Ito. Yung sa E part. La ra 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 ra. Ba to? Ah, yung part pa rin yata. Oh, part pa rin ng verse. So, yun, yung E sa E part, meron akong tablature dito. Pwede nyong sangatan kung ikaw ay nagli-lead. So, madali lang naman to. Igagana mo lang to. I-slide mo lang sa 7. Para kang nagpipinch, ha? Hindi buong strumming. Second string daw, 6. And then, 4th string, 6. So, i-slide mo sa katabi. Tapos, biglang pwesto ka, 2nd string 5, 5th fret, and then 4th string 6th fret. Ganon. Paano yan? Ano natin yung kanta. C minor, B minor, yan. Ganon. Kumbaga, ganon lang. Pwedeng marami. So, bahala na kayo sa pagre-redeem nun. Yun, yun lang naman. Tapos, susunod na natin, gitna na. Pinakang lead na sa gitna. Pero bago yun, pasadahan muna natin itong refrain. Okay? G. Huwag ko sana C. Putin. Then A minor. D. B minor. Na C. B minor, C, B minor, B minor, E7, A minor, D. Kaya ngayon, chorus. Ito yung nadagdag, ito yung nagbago ako ng chords sa chorus. Okay? Mas iba to dun sa naituro ko noon pa. Okay? So, C, E, boos na G. Ito, isa pang turo. Pagdating sa E minor, yun, pwede nyo gawin yun para mas kahalintulad. Okay, C, G, E minor, B minor. Paano yun? Pagkakinom mo, E minor mo, kahit wala ka nang gawin, ito lang ang lagyan mo sa 6th string. 2nd fret. And then 3rd fret, and then B minor kagad. So, jing, 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 B minor. Ganon, okay? Tapos uulit. Tada! Mahulog na ako. So, E minor. Okay? Dong, dong, jing, hirapan. Bawat C. Ito yung nabago. B7. Sarap. E minor. B diminished. C sharp A. Okay? Paano ba yun? Yung B diminished, dito nyo gawin. Kasi dito yung madaling B diminished. Pero ito, mas maganda tunog nito. Tatlong string lang. Para ka nag-power chord. So, 5th string, 5th fret, 4th string, 6th fret. And then, itong 3rd string, nasa 7th. Okay? Tapos, C sharp A. So, dito, meron kang C sharp, 5th string, 4th fret, and then naka-A. Okay? B, A minor 7,
D7. Pag-ibig mo, okay? Yun. Uulit yung intro, tapos uulit yung verse. Tapos nag-ano pa rin yung... Ah, hindi, wala na yung ano, yung refrain. Pasok na kagad yung chorus nito, di ba? Doon na tayo sa pinakahuli. Ano ba talaga mas gusto mo? Ito na, yung bago mag-lead. Ang beer na to o ang pag-ibig? G. 2 and 3 and 4. G. Okay, ganun ang mangyayari, okay? Ito na, tuturo ko na. Okay, dito muna tayo sa hanggang dito. Hanggang dito sa itong may 14 na ito. Masyadong napalayo ito. Sorry ha, dapat malapit lang ito. Okay, so ayun, sa A string, 5th string, 12 hammer 14. And then D string or 4th string, 12 hammer 14. And then 3rd string 12. Ganun ang mangyayari. Paano yung buo nun? Yun, hanggang dito yun, sa 12 na ito. And then, i-bend mo raw ang 3rd string 14th fret. Ito ay mahirap sa gitara ko, okay? So, i-hammer ko na lang. Okay? Yun, yung ginawa ko yung tini-ting, ito yun, 14 slide 12. 3rd string, tapos, itong 4th string 14. Ito. So, okay, in-slide ko. So, hindi ko na binend. Okay, ginanong ko na lang, hinammer ko na lang. And then, lipat ka agad dito. Lipat na tayo, sa kabila na tayo. Ito na yan, susunod na, 10S12. First string, 10 slide 12. And then, so nakalagay dito, kasabay ng 14 sa first string, XX. Ibig sabihin dito ay parang kinaskas mo lang, okay? Parang kinaskas mo na walang tunog. Tapos tutunog yung first string sa 14th fret. Okay? So, ganun. 14, 15, 17. Okay? Yun yun. Yung 14, 15, 17. So, ito naman, ito, yan yung... Okay? Sorry. So, 14 hammer 15. So ito 'yon. And then pull off. Okay, pull off ang 15 to 14. So pagka hammer mo pull off. And then 17 15. Yan. Pwede rin namang kalibitin mo na 'yung 14. Okay? Pwede rin ganun, okay? So, yun, itong kabuuan ito. Mabagal lang. Yun. Ito naman, itong buong ito. Second string daw, 10, hammer 12. Okay? And then, first string, 10. And then, second string, 12. And then, first string, 10, hammer 12. And then 10. So, ito yan. Yan. Ito naman, second string daw, 10th fret. Pull bend. And then, pull off 10. So, babalik ka sa 10. So, binalik mo yung bend mo. Yan. And then, 10, 12 ang 3rd string. And then, 9. And then, ano na naman, full bend na naman ang 2nd string sa 10. Dalawang beses. So, ganun yun. Nahihirapan talaga ako mag-bend dito sa aking gitara. Pero, okay na. Mas mahirap dito. Pero ito, medyo okay na. Okay, ganun ang nangyari sa part na ito. Tuwing ko buo, mabagal. Okay, yon. And then next, paano ito? Second string, 10, hammer 12. Ganun. Okay, 10 hammer 12 slide to 10. Okay, parang napa-arte yata ang ginawa ko rito. Okay na, okay lang yan. Ganun ang mangyayari dito. Okay, and then balik sa 12. And then balik doon.
Yun, ito yun, yung 12-13. Ulit. So, ganun lang ito. So, hammer. Ito na tayo. Inulit lang. May slide pa ba? Pwede nyo na iniglick yung slide, okay? Tapos ito na tayo. 12 sa third string. And then 10, 12. Balik sa second string. 10, 12. Okay, paano yung buo? Yun, yung ibig sabihin ng slide. Okay. Alright, magigets nyo na yan kasi may tab naman tsaka kita naman sa video. Alright, yun. So, tugtugin ko lang siya ng buo. Lagyan ko ng rhythm guitar. Tapos magko-chorus na, yung pinakang huling chorus, di ba? Tapos magkakaroon na siya ng ending. So, pag nag-chorus na, yung ending na chorus, yung pinakang huli na ay yung sa chords muna tayo, di ba? Chords, A minor 7, ang beer na to. B minor, C minor, ang beer na to. Tapos lipat D. Pag-ibig. Tapos outro na. Ganun pa rin ang chords tulad ng intro pero cut sa bawah sa huli. So C major 7, G, C major 7, C minor, G. Yon, doon ang ending. So wala na yung F, E, wala na. Yon ang chords. At ito na ang lead para doon. Ang beer na to. So, 7, 9. Third string, 7, slide, 9. Then, 7, 9 ang third string. And then, half bend. Half bend. Yon. Pabalik. Babalik din siya dun sa 9. Then, 7, hammer, 9. And then, 7. Yon. Ganon. So, ito, gawin natin. Yon. Ang beer na to. Yon, ang nangyari. Okay. Then, ang B minor. Tapos. Yon, ang mangyayari doon. So, ito yon. Sa B minor, ito naman. So, second string, 10 to 12. And then 10, 12, first string, and then half bend, balik 12, and then 10, hammer 12, 10. Okay? Yun, parang ginaya mo rin yung kanina, nandito lang ikaw. Okay, and then C minor, amir na to, D. Pwedeng dito, naka-ano ka, naka-bar chord ka sa D, or ito lang, simple. Pag-ibig. Ito. Yung umpisa ng outro, wala na nun. Basta ganun lang. Gaganun ka na lang. 7, hammer, 9. Ito. Okay? So, pag-ibig. Na bago sa huli. Iha, parang paulit-ulit na itong paulit-ulit na hinammer mo yung 11 to 12, third string. Hammer pull off. Yun yung pinaka-ending. Okay?
talaga mas gusto mo ang beer ko. Pag-ibig mo yeah, mga pare, mga pare. Alright, that's it. I hope we can take some time together and never live. Pare, danta at inuman na. Eh, sarap uminom ng malamig na beer, ano? Sa gantong init ng panahon at ganitong quarantine. Stay home, mga pare, mga mare. Huwag gagala kung hindi mahalaga ang aktibidades. Okay? Mahalagang bagay lang ang pwede kang lumabas.